Mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Hoy! Anong ginagawa ninyo? Hindi ba't oras ng trabaho ngayon? Bakit nag-uumpukan kayo riyan? Baka gusto ninyong isumbong ko kayo kay boss para mawalan kayo agad ng trabaho. Ito ang bulyaw ni Ana sa mga katrabaho nang makita niyang nag-uumpukan ng mga ito habang nagtatawanan. Grabe ka naman, Ana. May pinanood lang naman kaming maigsing video. Pagrarason pa ng isa sa mga ito, dahilan, upang mapataas lalo ang kilay niya. Kahit na, hindi ba't kabiling-bilina ni boss kung hindi naman mahalaga ang gagawin sa cellphone, huwag yung gamitin sa oras ng trabaho. Mga wala kayong kwentang empleyado, puro kayo pasarap at chismisan. Sigaw niya pa, dahilan, upang mag-init na rin ang ulo ng mga ito. Ito naman, napakahigpit. Daig mo pa ang supervisor natin eh. Sino ka ba ha? Napalapit ka lang kay boss, ganyan ang ugali mo. Sigaw pa ng isa sa kanya na siyang nagpangisi sa kanya at naisipan niyang takutin ng mga ito. Ah, ganoon? Gusto mo talaga matanggalan ng trabaho ha? O sige, ibibigay ko ang nais mo. Bulyaw niya, tsaka kunwaring tinawagan ang kanilang boss. Hello boss, itong mga kasamahan ko rito sa opisina. Nagsiselfon lamang. Wika niya pa sa cellphone na kunwaring may kausap upang magsitahimika ng mga ito at siya mapagigik mag-isa. Simula nang makuha niya ang loob na masungit na may-ari ng pinagtatrabaho niyang kumpanya, nagbago na ang ugali ng dalagang si Ana. Kung dati siya'y laging nakadikit sa kanyang mga katrabaho, nakikipagtawanan at nakikisama hanggang sa pagkatapos ng kanilang trabaho, siya naman ngayon laging nag-iisa dahil sa ugaling pinapakita niya. Naging masyado kasi siyang mayabang na pati mga kinikilos ng iba ay lagi niyang napupuna tulad ng pagkukwentuhan habang nagtatrabaho, pagkain sa opisina, pagtatawanan at iba pa. Agad niyang sinisita mga ito kahit wala naman siya sa posisyon upang gawin ito. Ito din ang dahilan upang kainisan siya ng mga katrabaho niya. At kapag hindi siya pinakinggan ng mga ito, ay agad niyang gagamiting pananakot ang relasyong nabuo niya sa may-ari ng kumpanya. Ito din ang dahilan upang mapatahimik na lamang ang mga ito. Nung araw na iyon, pagkatapos niyang takuti ng mga katrabaho, maya-maya ay bigla siyang tinawagan ng kanilang boss. Pinapunta siya nito sa bahay upang kuwanin ng ilang dokumento, dahilan, upang magkaroon siya ng oportunidad na lalong takutin ang mga katrabaho na kasagutan niya kanina. Magpaalam na kayo sa mga gamit nyo, baka pagbalik ko rito, eh wala na kayong trabahong babalikan, wika niya pa, kaya napatungo na lamang ang kanyang mga katrabaho. Pagkarating niya sa address na binigay nito, agad siyang pinapasok ng guard dito. Pinaupo naman siya sa supa ng isang ginang at binigyan na mainom. Ngunit bago pa mailapag ng ginang ang baso sa lamesang nasarapan niya, tila dumula sa kamay nito ang baso at natapon ito sa sapatos niya, dahilan, upang siya ay magalit. Diyos ko naman! Sigaw niya. Ay! Pasensya na iya! Dumulas sa kamay ko eh! Medyo mahina na kasi ang kamay ko! Hayaan mo kukuha ng kita ng basahan! Saglit lang ha! May naong sambit nito, tsaka agad na naglakad papalayo. Ayaw mong ayusin ang trabaho mo. Gusto mo bang patalsikin kita rito? Isang sabi ko lang kay boss, siguradong papalayasin kanya rito. Bulyaw niya pa rito, dahilan, upang mapatigil ito at muling humarap sa kanya habang nagtataka sa inaasal niya. Ngunit magsasalita pa lang sana siya ulit na makita niyang may kamay na pumulot sa mga bubog mula sa nabasag na baso. Gusto mo bang ikaw ang tanggalan ko ng trabaho? Hindi ko nga kayang pagtaasan ng boses ang nanay ko. Tapos ikaw? Nasisigaw-siguan mo siya? Sino ka ba sa inaakala mo ha? May dapat ka bang ipagmalaki? Tanong ng kanyang boss habang patuloy sa pagpupulot ng bubog, dahilan upang siya maniga sa pagkakaupo. Sir, nanay niyo po pala siya? Kamot ulo niyang tanong. Oo, at kung hindi ko man siya nanay, wala ka pa rin karapatang maliitin ng isang tao at gamitin ang pangalan ko para katakotin kanila. Tama pala mga sumbong sa akin sa opisina. Pasensya ka na ha, pero ako lang dapat nilang katakutan dahil ako nagpapasweldo sa kanila at hindi ikaw. Wika pa nito, dahilan, upang siya'y mapatungo. Ayoko nang makita ang pagbumukha mo sa opisina.
kilala mo ako. Mahigpit ako at ayaw ko ng ganyang klaseng empleyado. Mag-resign ka na kaysa ako magtanggal sa iyo. Dagdag pa nito na ikinatigil ng mundo niya. Wala siyang magawa ng mga oras na yon kung hindi ang maiyak. Doon niya labis na pagtanto na hindi tama lahat ng kanyang ginagawa sa trabaho niya. Nawalan man siya ng trabaho at napagtawanan ng mga katrabahong tinatakot niya. Isang napakalagang aral at napakalaking leksyon ang natutunan niya. Huwag na huwag kang mamamaliit ng iyong kapwa.